guys, abangan ninyo itong tao na to, may malaking pasabog. So guys, siya po ngayon ay kasalukuyan, kakalaglag niya lang po ng Director Tristar. At siya ang dating vendor. Take note guys, dating vendor po siya sa Baclaran. Dating vendor po ng French fries. So ngayon guys, imagine niyo po, dati nung mga nakalaang buwan, 5 million po ang kanyang total earnings po kay Crowd1. So malamang sa ngayon, malaki-laki na po ang kanyang earnings nito kasi umabot na po siya sa director level. So ngayon guys, mayroon na din po siyang Honda City na sasakyan po at cash din po niya ito na nabili dahil din po kay Crowd1. At nung March 16, 2021 po, nagkaroon po siya ng house and lot. At naging, wow, grabe naman, naging co-owner po siya ng fuel station. So grabe talaga, bonggang-bongga talaga dito kay Crowd1 ang nabago dito sa buhay po ng ating ka-crowders na walang iba. Let's all welcome guys ang ating pong vlogger. Walang iba. Let's all welcome ang ating Director One Star, Sir Harold Pangan. Sir Harold, please. Po, yun. Thank you, Coach. Salamat. Kala ko kanina, Director Tristar eh. Sabi ko, napromote na pala ako. Director Van lang po ako. Tapos, tindero po ako ng French fries, pero hindi po sa Baclaran. Sa Valenzuela po, sa Valenzuela. Salamat, Coach, ha. Welcome po. Na-invite ako dito ng isang pulis, ang nag-invite sa akin isang pulis, sa Valenzuela. 6 na buwan akong kinukulit dito, pero hindi ako nagjo-join kasi nga, dalang-dala na ako sa ganitong negosyo. Wala namang nangyayari sa akin eh. Paulit-ulit lang. Lagi na lang ako tagapalakpak. Wala akong income. Ilang beses ko nang ginawa ito eh. Almost one decade ko nang ginagawa yung ganitong negosyo. Wala nangyayari. Kaya dumating sa point na sumuko na ako at inisip ko na hindi para sa akin yung ganitong klase ng negosyo. Kaya nagtinda na lang po ako ng, ano, nagsimula ako sa ice cream eh. Tapos yoma, empanada, shake, scramble, donut, french fries. So itong huling-huli french fries. So nakapokus na ako sa mga ganyang business kasi nga hindi na ako umaasa na yayaman ako sa ganitong klase ng negosyo. Kasi nga, tinanim ko na sa utak ko yun eh. Kasi dahil sa sobrang dami ko nang sinalihan, wala nangyari, sumuko na ako. Kaya nung ini-invite ako dito, 6 na buwan, hindi talaga ako nagbibigay ng oras. Kahit pakinggan lang, hindi talaga, ayoko talaga. Kasi nasa utak ko, ba't ko bibigyan ng oras na pakinggan, bakit ako sasama, kung alam ko naman na walang mangyayari, kung alam ko naman na hindi ako kikita. Sabi ng isip ko eh, hindi ako kikita dyan, walang mangyayari sa akin. So, ako lang nag-isip nun. So, ibig sabihin, yung isip ko ang dahilan kung ba't ayoko talaga. So, ayoko, walang mangyayari sa akin, hindi ko kaya yan. 6 months, puro, tsaka na lang sir, busy ako sir. Isang araw, mahina na yung tindahan ko ng french fries. Baon na ako sa utang, 3 na 5-6 ko. Ang delivery ng french fries, walang bayad. So, hindi ko alam kung, okay. So, okay, sandali lang may tumatawag. Hindi ko alam kung, Ano pa yung talagang plano ko talaga. Kasi imagine mo, sa 6 na buwan na yan, lahat na lang yata ng, lahat ng invite ginawa sa akin. Pupuntaan ako sa bahay, sabi ko, wala ako sa bahay, kahit nasa bahay ako. Walang-wala talaga sa utak ko ang networking na. Tinanggal ko na sa utak ko yan. Pero yung tindahan ko ng place mas mahina na, sabi ko, sige, pakinggan ko. Pagdating doon sa pwesto ko ng French fries, nakakotse na siya, Honda Mobilio. Tapos nag-isip ako, sabi ko, habang siya sa 6 na buwan na tinatanggihan ko, payaman siya ng payaman. Sa 6 na buwan na yon, pahirap ako ng pahirap. Diba? Sabi ko, lahat naman tayo nangangarap magkaroon ng magandang resulta, umasenso. Sabi ko, ano man ang ginagawa ko ngayon, alam ko, wala nangyayari. Pero nakita ko sa kanya, 6 months na tinatanggihan ko, may nangyayari. Eh, ang tagal-tagal niya sa M-Global, 6 na taon, wala nangyari. Sabi ko, bakit dito may nangyari? Baka may maganda dito sa negosyo to. Baka kakaiba to sa iba kong nangaginawa. Baka mayroong something. So, sabi ko, sige, pakinggan ko. Pagdating, nung pinapaliwanag niya na yung business, mabilisan lang yun, ha? Kasi nga, dahil marunong naman ako sa networking, konti na lang yung pinaliwanag niya, yung mga difference na lang ng mga dati naming company. Euro ang income, digital marketing. So yan yung mga nagustuhan ko. Tapos, sige, sabi ko, tatrabuhin ko to. Tinrabaho ko January 1, 2020, pero wala po akong pera.
gaya ng sabi ko, tatlo na po yung 5-6 ko, tatlong delivery ng French fries, 12,000. Walang bayad. Dead end na eh. Hindi ko alam saan ako pupunta eh. Nakagano'n ako sa pwesto ko. Iisip ako kung ano gagawin ko sa buhay ko. Ano, kung mamamasukan na lang kaya ako? O magpapalit ako ng paninda? Maglalatag na lang kaya ako ng sako sa palengke? Magtitinda ako ng sibuyas, bawang, kamatis? Tutumpok-tumpok ko na lang? Ang dami ko talaga nasa utak na buhay lang ako. So, hanggang sa inisip ko, sige, mag-join ako. Kaya lang wala nga akong pera. Pinangutang ko lang siya. Utang lang yan, may nagpa-utang sa akin. So, kung wala yung nagpa-utang sa akin, hindi ko alam kung paano ako mag-join kasi wala na akong mautangan. Yung tatlong kilala ko nagpapautang, nautangan ko na eh. Okay, so, nakapag-join ako dahil sa utang. Tapos, tinarabaho ko siya, January 1, 2020. Inaraw-araw ko po siya. Ang napag-join ko rito, tatlo lang. Tatlo lang talaga. Mga apat kasi asawa ko. Pero nahuli ko na nga ilagay eh. Napunta pa sa ilalim. Kasi wala naman talaga ako pera eh. Okay? Nung kumita lang, tapos nilagyan ko agad. Okay, actually, may nagpautang ulit sa akin nun. Ang apat na account yung sa asawa ko yun. Para magkaroon lang ako ng isa pang account. Kasi nakikita ko yung future eh. Nakikita ko yung future. Sayang kung isang account lang. Kailangan ipasok ko na siya. Pinasok ko talaga kasi sayang eh. Hanggang doon lang talaga kinaya. Napunta pa ka sa ilalim. So ngayon, tinrabaho ko na siya. Pero hindi ko muna ginalaw yung account niya. Yung account ko muna ang hinayaan kong kumita. Nung naka 1 million na ako, doon ko na lang ginalaw yung account niya. Okay, so ito na. Naka 1 million ako on my trip, Mike. Doon na po lumabas siya sa sasakyan ko, yung Honda City. Nabili ko po siya ng cash. So, pagdating ng 9th month ko, another 1 million. Pagdating ng 1 year ko, December, another 1 million. Tapos ngayon, nasa 17 months and 17 days na po. 17 pala, no? 17 months and 17 days na po ako ngayon. So, nasa, hindi ako nagkakamali, nasa, ano, total is 5.5 million na rin po kinita ko. Papunta na rin po sa 6M. Okay? So, Director One Star na po ako. June 6 po, na-promote ako. Rank ko is Director One Star. So, meron na rin po ako residual. Hindi na rin po masama. At ang monthly dito, hindi na rin po masama. Hindi na rin siya bumababa ng 6 figures. Kung hindi 100, 300. So, ang average ko talaga 300. For the past 17 months, average 300. So, hindi ko siya pinagmamalaki. Hindi ko siya pinagyayabang. Kaya ako siya sinasabi kasi maraming tao naghahanap ng figure. Magkano ba talaga kitaan dyan? Kasi kung hindi ko sasabihin yan, wala kang idea. Kung ano yung gusto mong makuha dito. Kung ano yung pwede mong makuha dito. Wala kang idea eh. Pero kaya ako sinasabi yan, paulit-ulit, kasi para magkaroon kayo ng idea. Hindi siya para ipag-iba. Kasi gusto namin magkaroon kayo ng idea kung ano yung pwede nyong marating at makuha dito. Depende sa pangarap mo. Kasi kung nangangarap ka ng house and lot, sa trabaho mo hindi mo makuha, dito pwede yan. Kaya ako sinasabi yung figures na yan, para makompute mo, kailangan makompute mo yung pangarap mo. Makompute mo kung kailan mo gustong kunin, at kung paano mo siya kukunin. Okay? So, nakabili na ako ng house and lot, nakabili ako ng sasakyan, nakapag-invest ako sa fuel station, pati sa farm meron na po ako investment, tapos meron na po akong trucking business. So guys, imagine niyo yung nangyari sa buhay ko. Meron na akong passive income aside sa Cloud One. So, kung tutusin, 17 months ago, parang kailan lang po yun. Parang kailan lang. Hindi pa nga nagbago yung tuno ko, di ba? Yan pa rin yun. Yung mag-price na nakilala nyo. Kung meron mo nakakilala sa akin sa Zoom na to. Actually, wala talaga kasi lahat ng classmate ko, kakilala ko, wala sumali talaga sa akin. Wala sumali. So, yung, kung pwede ako mag-share sa inyo, pakita ko lang konti ha. Ay, hindi pala ako pwede mag-share sa inyo. Okay na yan. So, ito yung nangyari. Okay lang po. Habang tinatrabaho ko na siya, ang sekreto lang dyan, guys. Huwag mo nang, i-mindset mo na sarili mo. I-mindset mo na itong negosyo to is a rejection business. Okay? Rejection business to. Tandaan mo na hindi pwede tanggalin ang rejection. Huwag, pag nag-join ka dito, huwag mo sasabi, eh, kasi ang hirap mag-invite. Kasi sabi, scam. Eh, kasi sabi nila, wala daw mangyayari sa akin dyan. Sabi nila magsasara yan. Eh kasi sabi nila wala rin sila pera eh. Kasi daw pandemic ngayon. Ang hirap. Permission to speak po, Sir Harold. Pwede na po kayo mag-share screen. Kasi masyado mo siniseryoso yung mga taong negative. Tandaan mo, hindi mo sila pwedeng tanggalin. Kasama sila sa sangkap ng success mo. Kasama sila. Pag nag-join ka dito, ako na lang para sa akin ha. 96% is negative. Only 4% lang ang positive para sa akin.
kung meron ako isang daang kakilala, kailangan ko silang makausap o maipakausap sa upline ko araw-araw 10. Umaga 3, tanghali 3, gabi 4. So ibig sabihin 10 sa isang araw may papakausap mo sa upline mo. Sa loob ng 10 araw, mauubos yung 100 kakilala mo. Siyempre, lilista mo muna yan. 100 kakilala, mauubos yan in 10 days. Pag naubos yan in 10 days, 96% negative, 4% positive. Ibig sabihin, may 4 na papasok sa'yo. Di ba? Ibig sabihin, may magjo-join sa'yo. Yung 4 na yon, ganun din ang gagawin. Ituturo mo lang, maglista ng 100 kaibigan, at pakausap sa upline o sa Zoom ang 10 isang araw. In 10 days, 100 yun. Lalabas ang 4. Ulitin ko, 96 ang negative. Ibig sabihin pala, kahit may negative, makakakuha ka. Hindi mo kailangan lahat ng isda sa dagat ay mahuli para ikaw ay mabuhay. Para sa negosyo to, kahit maraming negative, yayaman ka. Hanggang ngayon, ni isang classmate ko, walang sumali sa akin. Kahit nakita nila may resulta na, hindi pa rin sumasali. Kapitbahay ko dito, walang sumali. Katrabaho ko before, walang sumali. May sumali man, isa, dalawa, uminto na rin. So, ibig sabihin, kahit pala may rejection, pwede kayo umaman. Yung 4 na yan, 4%, gagawin din yung ginawa mo. In 3 months time, yung pinaliwanag kanina ng speaker, in 3 months time, 1.4 million ang kikitain mo. Every single person kukuha ng 4. Every single person kukuha ng 4. Pasok ang 1.4. Kung dala-dalawa, 700,000. So, ibig sabihin, guys, normal na ang rejection dito. Isama mo na yan. Ngayon, may nagsasabi, eh kasi kayo lang nauna ako bikita. Guys, nung nag-join ako dito, nauna na sila ng 6 na buwan. Yung upline ko. Diba? Nauna siya ng 6 na buwan. Kumikita na siya, milyonaryo na siya eh. Kung ang thinking ko, mga nauna lang ang kumita, hindi na ako mag-join. Eh di sana, nasa tindahan pa rin ako ng French fries ngayon. Pag nag-join ka ngayon, yung mga sasali next month, nauna ka ng 1 buwan. Pag mag-join ka ngayon, yung mga sasali next year, 2022, nauna ka ng 1 taon. So, ibig sabihin, walang nahuli dito. Pag nag-start ka ngayon, dadaan pa ang panahon. Dadaan ang mga buwan at taon. Pag nagsimula ka ngayon, ikaw naman ang nauna sa mga mag-join sa mga susunod na panahon. Ibig sabihin, next year, ikaw naman ang nagkukwento dito, ikaw naman ang nagpapaliwanag, ikaw naman ang nagkukwento kung ano yung mga na-achieve mo sa negosyo to. Guys, 17 months ago, iniisip ko lang na next year, isa na ako sa magiging successful sa Crowd One. Basta ito ay tatrabawin ko. Nakatingin ako, 1 year from now, successful na ako sa negosyo to. Nung sinisimulan ko itong negosyo to, from day one, inisip ko na yan. From day one, ang sabi ko, next year, January 1, 2021, kailangan successful na ako. At ang sabi ko, kiniklaim ko na yun, successful na ako. 2021, January 1, successful na ako. Naiisip ko na yung mga dreams ko, nakuha ko na. Basta ang gagawin ko ngayon, dadaanan ko na lang yung proseso. Given na sa akin na yung dadaanan ko na lang yung proseso. Ang unang proseso, una, mag-join. Ginawa ko ng paraan, utang. Kung wala kang pera ngayon, guys, hindi problema yan. Okay lang na wala kang pera. Pero kung wala kang paraan, yun ang problema. Maraming tao, marami pera. Meron 6,600. Pero wala silang paraan kung paano nila palalaguin yan. Kung paano sila yaman. Wala silang oportunidad. O, gustang yan. Pero merong isang tao, walang 6,600. Pero meron siyang paraan. Yung may paraan, yun ang yumayaman. Okay? So ngayon, gawa mo siya ng paraan. 10 kakilala mo. 10 kakilala. Utangan mo ng 660.
Kung ikaw kakilala ko, uutangan kita ng 660. Katingin mo, mabigat ba sa'yo ang 660? Malamang hindi. Malamang mapapahiram mo ako ng 660 kasi hindi mabigat yan. Lalo na magkakilala tayo. Eh, 10 yan. Kung ayaw mo 10, 20, 330. Baka sabihin pa sa'yo ng mga hinaraman mo, saka na pare, pag may pera ka na, saka mo na bayaran yan. Ako nyo? Ang mga negosyante, kaya yung mayaman yan, nangungutang yan sa bangko. Kinukulatiran nila yung mga negosyo nila, magpo-put up ng another business. Yung mga properties nila, kinukulatiran nila yan. Malaking pera ang inutang yan, million. 10 million, 50 million, 100 million. Bakit? Ang katwiran nila, pag nag-boom ang negosyo ko, bayad ng utang ko, may negosyo pa ako. At yun ang magpapakain sa kanya for the rest of his life. Take the risk or lose the chance. Kailangan risk taker ka para sa pangarap mo, para sa pamilya mo. Guys, alam ko pagod ka na rin. Kung empleyado ka, dumaan po ako sa pagiging empleyado. Ang hirap pong mamasukan. Fix ang income. Tapos nakatali ka sa boss mo. At the end of the day, kinakapos ka pa rin. Lahat ng pangarap mo, hindi mo pa rin makuha. Ang kaya mo lang kunin, pambayad ng kuryente, tubig, allowance sa bahay, pagkain. Hindi mo makuha-kuha. Bakit ito may opportunity? Ito na yung chance mo para bigyan ng pagkakataon yung sarili mo. Para patunayan na hindi ka lang hanggang dyan. Patunayan mo sa sarili mo na hindi ka lang hanggang dyan. Patunayan mo na meron ka pang ibubuga. Patunayan mo na kaya mong ibigay ang pangarap para sa pamilya mo. Patunayan mo, guys. Ito na yung opportunity. Maraming opportunity, pero ito yung the best opportunity. Bakit? This is a digital marketing na papanahon. At tayo pong number one ngayon sa Alexa Rank. The multi-level marketing, direct selling, tayo pong number one. Okay, so, guys, kung meron kang pipiling opportunity, ito po yung the best. So, mga may tangible item, alam mo, kung may nag-i-invite sa'yo, may tangible item na naman, same story na naman yan. So, umpisa lang yan magaling. Pagdating ng nakapwesto na kayo lahat dyan, hirap na naman. Bakit? Pandemic ngayon. Iba pa rin pag digital. Okay? So, guys, ang iiwan ko na lang siguro sa inyo, kung problema mo ngayon pera, okay lang yan. Lahat naman tayo problemado sa pera eh. Problema mo ngayon pera, 1 year ago, problema mo rin yan. Ngayon, problema mo ulit. Pag wala kang ginawang paraan ngayon at walang pagbabago, wala kang dinagdag, 1 year from now, ang problema mo, pera pa din. Huwag po kayo magagalit kasi ganun po kasi ako eh. Paulit-ulit ako doon sa problema ko. Kailangan tapusin ko na yung problema ko. Once and for all, kailangan matapos na yung problema ko. Kailangan kong tapusin to. Hindi ako papayag. Kaya tayo laging mahirap, kaya tayo naghihirap, kasi pumapayag tayo. Kung ikaw meron kang baby, wala kang pera, papayag ka bang hindi kumain yung baby mo? Papayag ka bang walang gatas yung baby mo? Papayag ka bang mamatay sa gutom yung baby mo? Diba ang mindseting mo, hindi ako papayag. Kahit ano gagawin ko, mangungutang, manghihira, manghihingi. Kasi naka-mindset ka, hindi ka pumapayag. Pwede ba yung ganito? Walang panggatas yung anak ko. Ayan, umiiyak ko. Ayaw mo na siya mamatay. Wala pa tayo pambiling gatas eh. Di ba hindi ka na mapapayag? Kasi buhay ang nakataya. Guys, yung pangarap mo, isipin mo buhay yan. Yung pangarap mo, isipin mo buhay. Buhay ang nakataya. Pag hindi mo nakuha tong pangarap mo, maghihirap ang pamilya mo habang buhay. Mahirap magtrabaho. Paano kung naging baldado ka? Paano kung nagkasakit ka? Maghihirap ang pamilya mo. Ang hirap nun. Okay lang maghirap sa negosyo to ng temporary. Pero the best, the rest of your life will be the best of your life. Okay nyo? Yung matitirang buhay mo ngayon, kung 45 ka ngayon, in 2 years, 3 years time, nakuha mo yung success, may passive income ka na magbibigay sa'yo ng income habang buhay, napakakainin ka at buong pamilya mo. 48 ka pa lang noon kung 45 ka ngayon. Ang bata mo pa, may enjoy mo na yung time na may pera.
You have the time to enjoy your money. And you have the money to enjoy your time. Yan ang buhay. Huwag nyo hayaang nakatali tayo sa mga boss natin. Huwag nyo hayaang nakatali tayo sa mga trabaho natin. Kailangan magkaroon ka ng time freedom at financial freedom. Guys, Cloud One is the best vehicle. Ito yung stepping stone natin. Umabot ka ng Director One Star, 37,000 per month. Pag Director One Star ka na, for sure, nag-100,000 ka na rin sa binary bonus, sa crowd bonus. Malaking bagay na yun, guys. Tapos mag-put up ka ng mga business na pwede magbigay sa'yo ng passive income. Bumili ka ng apartment. Bumili ka ng farm. Ba? Yan yung mga passive income na bubuhayin ka na habang buhay. Isipin mo, buhay ang nakataya. Pag buhay ang nakataya, hindi ka papayag. Huwag kang papayag. Huwag mong gawing hadlang yung 6,600. Isang piyesta lang, ubos yan. Isang birthday mo lang, ubos yan. Isang cellphone lang, kulang pa yan. Guys, take the risk or lose the chance. Ganun lang. Kailangan lang trabuhin mo to. Ang mindseting dito, kailangan hard work. Saka magdasal ka. Kasi lahat ng hilingin mo, ibibigay sa'yo. Basta samahan mo ng trabaho. Thank you very much, guys. And God bless sa inyo lahat. Happy Euros Day po. Ay, grabe yun, Coach Harold. Thank you so much po. Napaka-power po talaga ng inyong ano po sa amin, inyong motivation. Talaga namang nakakaiyak, no? Dahil ako, sobrang nakaka-relate ako, guys. Tama siya eh. Hahayaan mo ba na yung baby mo eh magugutom, sasabihin mo na, baby, wala tayong magawa eh. Wala tayong pera, kaya huwag ka munang kumain. Huwag ka munang dumede. Pwede ba nating gawin yon? So, tama po yun eh. Sabi nga, kung problema mo pera ngayon, kung hindi mo gagawa ng paraan, next year, pera pa din ang problema mo. So, kung hindi mo pa din gagawa ng paraan ngayon, sa mga sumunod na taon, pera pa din ang problema mo. Kaya, Coach Harold, maraming salamat mo po. Marami kami talagang natutunan. Talaga namang sobrang blessed din po kami na pinaunlakan mo din po kami ulit ngayon para po i-motivate. At kahit po na tayo ay cruise line, maraming salamat po, Coach Harold. At marami po talagang mga tao dito ngayon, mga ka-crowders. Type 1 nga po dyan, guys, sa lahat ng mga na-inspired ngayon kay Coach Harold. Na-inspired po ba tayo ngayon? Na-motivate po ba tayo ngayon? Type 1 nga po dyan, guys. Ayan, type 1 po sa lahat ng mga na-inspired. Na-motivate po ba tayo ni Coach Harold? Kasi kung kayo po ay na-motivate, isa lang po ang ibig sabihin. Kayo po ay talagang nakinig. Kayo po ay mayroon ng magandang future. Nakikita nyo na po, na-visualize mo na ang future mo kay Crowd 1 ay very bright. Sa lahat ng nag-type 1, thank you so much po. Dahil na-inspired ka, ibig sabihin na motivate ka at matutulungan ka na kapag ikaw, yung mga rejections, yung mga discouragement, matutulungan ka upang ikaw ay mapagtagumpayan mo ang anumang hamon dito kay Crowd 1. Once again, thank you so much po at ipinagmamalaki ka po namin, Coach Harold Pangan. Thank you so much po ulit at sa uulitin po na way mapagbigyan mo din po kami. Thank you so much po, Coach. So sa lahat po ng mga guests namin ngayon, sana po kayo ay na-inspired po. Sabi nga dito, no? Dapat patunayan mo na kaya mong gawin ang pangarap mo. Patunayan mo sa sarili mo na ikaw ay mayroong mararating. Dahil tandaan natin, walang iba po natutulong sa atin kundi ang ating sarili. Hindi po kapitbahay, hindi po kaibigan mo, hindi po ang iyong tatay, hindi ang iyong nanay. Ikaw po talaga, ikaw ang tutulong sa sarili mo. Patunayan mo na ikaw ay may kakayanan, na kaya mo magtagumpay dito kay Crowd 1. At yun nga, sabi nga, itong company ay napakaganda. Kung gusto mo lang naman ng opportunity, ito po, ito na po ang pinakamaganda, itong digital marketing. At when it comes po sa direct selling, Crowd 1 po ang nangunguna. Once again, thank you so much po, Coach Harold. Mabuhay ka po and God bless po sa inyo, Coach. Grabe yun. Yes! Talaga namang ano, kiniklaim ko na po yun, Coach. Sabi mo nga eh, iniisip mo pa lang kung baga nangyayari. Tama po, Coach, ako nga eh, nung sa Pangasinan, iniisip ko pa lang yun. Alam mo talaga, totoo po, kapag nag-pray ka kay God, iniisip mo pa lang, ibibigay po yan sa'yo. Tama po yun, kiniklaim ko na po yun, Coach Harold. At sa lahat po nang naandito,
i-visualize nyo na po na makakarating din po ang bawat isa sa inyo sa director level. Yes, i-claim na po natin yan. Congratulations po ulit sa bawat isa sa atin na nandito. So, puntahan po natin ngayon ang ating mga guests. Sana po, no? As to unmute po sa aming guest, as to unmute po kay Ma'am Marites. Siya po ay guest po ni Ma'am Jovelyn Piscador. Hello po, Ma'am Marites. As to unmute po. Hello? As to unmute po kaya Ma'am Marites. O di kaya as to unmute po kay Ma'am Evelyn Gutierrez. Hello? Huwag po tayong mahiya, guys, no? Ito po yung pamamaraan sa amin pong mga guests. Pamamaraan po namin ito para kayo po ay ma-welcome po dito sa webinar meeting at maramdaman nyo po na kami ay totoo na talagang buong puso namin na ibinabahagi po ang opportunity na ito sa inyo. Hello po, ma'am. Hello, hello ma'am. Good afternoon po. Yes, ma'am. Good afternoon. Madam, pwede ba namin masilayan ang kagandahan po ni Ma'am Evelyn Gutierrez, if you don't mind, madam? Paano yung patayin? Ma'am, ganito lang. Yes, ma'am. Ma'am, pwede. Okay, very good po. Para makilala din po kita, madam. Para, alam mo yun, amali mo, magkapanggaan tayo. Alam mo na, magkakakilala po tayo dito po sa ating business po. Salita ka lang. Yes po, ma'am. Nakaka-inspire naman po yung mga testimonial ng mga member po ng Crowd One, ma'am. So, willing naman po akong mag-join po. Kasi, wow. Yes po, ma'am. So, grabe yun. Saan ka po na-inspired, madam? Sa mga kayo, mga testimonial nyo po, si Sir, yung nag, Sir Harold ba yun kanina, ma'am? Yes po, madam. Ayun. So, ma'am, doon po sa ating napakinggan na business presentation, madam, no? Naumpisahan po ba natin bukod po doon sa very inspiring po talaga na motivation po ni Coach Harold. Madam, doon po sa ating business presentation, ano po yung ating masabi po doon? Dapat po maging may kwan po. Talagang may motivation po talaga ang pagsali sa crowd. Ang gusto ko po, maaralin pa po mabuti para man po. Okay po ang pag-join. Madam. Yes, ma'am. Thank you so much po, ma'am. Kasi tama po yun. Aralin po talaga natin. Kasi kung hindi mo aaralin ang business, syempre po, hindi po natin alam kung ano po yung ating gagawin. Pero alam niyo po, guys, no, tumatak sa akin yung sinabi ni Coach Harold na mag-decide ka na ngayon. Kasi kung hindi ka po magde-decide po ngayon or magde-decision po, kumbaga, yung mga sumusunod po, di ba, mauunahan ka pa din. So, like for example, yung mga sa mga sumunod na buwan, then yung ngayon mga nag-join, nauna ka na. So, ibig sabihin, kung nagtanim ka, nag-uugat ka na. Pwede ka na aani. So, ano po, madam? So, since na napakaganda din po, imagine nyo po si Coach Harold, nakaka-inspired po kanina, no, na simple po na, di ba sabi nga niya, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Maglalatag ba ako ng sako? Anong gagawin ko? Ano po ititinda ko na naman ulit? So, di ba, ito yung napakagandang opportunity na binigay ng God. So, wag na po natin palalagpasin, madam, no, naniniwala ako, itong Crowd One, madam, malaki po ang pwedeng gawin niya po na impact po sa buhay mo. Ano po, ma'am, Evelyn? Yes po, ma'am. Kaya, aralin ko pa mabuti, ma'am. Pero willing talaga akong mag-join, ma'am. Ayun. So, ma'am, since na willing ka, ma'am, keep in touch na po sa nag-invite sa atin, madam. Keep in touch po kay Ma'am Teresita or kay Sir Romeo Gutierrez po. Dahil, madam, sabi hello na ni... Hello po. Good afternoon po. Magandang hapon po. Ayun. Magandang hapon din po. Yun, basta, madam, ganito pong ating gagawin. Keep in touch po sa nag-invite. Huwag po nating palalagpasin ang pagkakataon dahil sabi nga nila, baka yung blessings na para sa iyo mapunta pa po sa iba. Ano po, madam? Once again, thank you so much po at naway sa ano po, no, sa mga motivation pa po mamaya. Patapusin po natin, madam, dahil sabi nga po, ang motivation, yun po ang magbibigay sa atin ng kalakasan sa lahat po ng mga discouragement, sa lahat po ng mga tinatawag natin na rejections. Thank you so much po, ma'am, and congratulations po sa inyo. Thank you rin po. Ayun. So hindi ko maintindihan, no, parang dalawa yung naandiyan. Ilan po yung kaming nag-join, ma'am? Yung invite po ni Romeo. Ay, very good. Ma'am, wait lang po. I-double check lang po natin. Ibig po sabihin, madam, si Ma'am Evelyn Gutierrez at saka si Ma'am Teresita ay kapatid ano, po.
Magkapatid. Magkapatid po kayo. Nag-guest po ni Sir Romeo Gutierrez. Yung anak ko po si Romeo. Anak ko very po. Good. Yes, madam. Actually, si Sir Romeo po ay nakasama ko po siya dun sa Pangasinan. So, ma'am, thank you so much po, madam. Then, ito ang business na talagang sabi nga nila. Sama-sama natin gawin. Ang magpamilya, ito na po yung pagkakataon. Mas naging much more closer po. Ipag-play natin po na magtatagumpay mga pangarap po natin sa buhay. Yes, madam. Magtatagumpay po tayo in Jesus' name. Basta gawin na po natin yung dapat karapat. Yes po, madam. Anyway po, thank you so much po, ma'am. And ngayon pa lang, kinukongratulate po kayo and welcome na po dito sa Team Europe po. International. Welcome po, madam. Salamat po. Ayun, so grabe yun. Dalawa, dalawa sila. Nakaka-inspired naman po yun. So as to unmute po kay Ma'am Marjorie Mariano. As to unmute po, Ma'am Marjorie. Hello po, Ma'am Marjorie, as to unmute po, madam. Or kung hindi po siya available, anyway, si Ma'am Marjorie po ay invite po siya ni Ma'am Ren Baggio. Hello po, Ma'am Marjorie. Pwede po natin ma-unmute po, madam. Pwede po ba namin kayo ma-interview? Good afternoon po. Yes, good afternoon po, madam. Ma'am, kamusta po? Napakinggan po ba natin ang business presentation? Yung mga sharing po? Napakinggan po ba natin, madam? Opo, ma'am. Ano po yung ating masabi, madam, doon sa ating business presentation? And at the same time po, yung mga motivation po na galing po sa ating mga sharer. Ano po yung ating masabi, madam, sa opportunity na ito? Sa ngayon po, sa mga napakinggan ko po, maganda naman po yung mga presentation, yung mga share nila mga naging ng business nila. Pero sa ngayon, start pa lang ako na naka-attend dito. Siguro kailangan ko pa pag-aralan ng gusto. Yes, ma'am. Tama naman po 'yon kasi dapat before po tayo mag-decision, no? Kumbaga alam na natin kung ano po yung ating gagawin at 'yun nga na pag-aralan na po natin. Pero ma'am, ganito po ma'am, no? Keep in touch na lang po kay Ma'am Ren. Alam ko po na si Ma'am Ren ay siya po ay magiging mabuting leader. At masabi ko lang po na wag na po sana nating patatagalin ang ating pag-aaral dahil habang, kumbaga dito, everyday naman po, meron po tayong mga webinar meeting. May mga training po tayo dito na, kumbaga, mas more po natin na maunawaan, maintindihan kung ano nga ba ang nag-aantay sa'yo dito pag ikaw ay nag-decide na ngayon na mag-join po kay Cloud One. So, ma'am, thank you so much po sa time. Keep in touch po ulit kay Ma'am Ren. At kung ano man po ang decision ninyo, I'm praying to God po, ma'am, na kumbaga masabi natin na itong vessel ni Crowd One na binigay ng God, sana po humakbang na po tayo, madam. Ngunit na sa inyo po ang pagdidesisyon. Okay po, ma'am. Thank you rin po. Okay po, madam. Thank you so much din po sa time and congratulations po kay Ma'am Ren Baggio. Ingat po kayo, madam, and God bless po. Ayun. So, sa atin pong guest, as to unmute po kay Ma'am Marites, pwede na po ba tayo ma-interview? Or as to unmute po kay Ma'am Princess Heart Haro. Hello? As to unmute po, Ma'am Princess Heart Haro. Yes po. Hi, madam. Kamusta po? Napakinggan ba natin ang business presentation? At napakinggan mo ba ang mga sharing ko ng ating mga nagbigay po ng kanilang testimony kanina? Yes po, ma'am. Lalo na po yung napakinggan ko po yung kay Coach Harold. Parang lalo po ako na-motivate. Ayun. So, ma'am, ano po yung ating masabi, madam, sa patungkol sa opportunity na ito? Ikaw ba bilang isang ika nga 18 years old mo pa lang, ano ang na-visualize mo dito, ma'am, sa business ni Crowd One na pwedeng gawin sa buhay mo and at the same time sa buong family mo at sa inyong future? Anong na-visualize mo, ma'am Princess Haro? Di ko po masabi. Basta po na-motivate po talaga ako nung napakinggan ko po yung kay Coach Harold. Basta po, tiyaga lang po talaga. Ayun, very good po yun. Pero syempre, sabi nga nila, basta't may pangarap ka, nandito na ang opportunity na ito. Ito yung makakatulong sa atin. Yes, magsaga po. Magsaga, tama,
at sabi nga nila, huwag mo nga hahayaan na ang mga rejection na nakikita natin sa paligid or mga discouragement ay pwedeng magbibigay sa iyo ng negative na kumbaga hindi tayo magpapatuloy. Yes, basta po. Ma'am Princess Heart, basta andito naman ako para mag-guide sa iyo and ngayon pa lang kinukongratulate na kita dahil mamaya pwede ka nang maging pwede na tayong maging host para ikaw ay maging member ka na ni Crowd One. Thank you so much and congratulations Ma'am Princess Heart Caro. Thank you po. Ayan, thank wanta. You po. Ayan. So, as to unmute po sa ating kay Ma'am Roselina Lopez. As to unmute po. Hello? Ma'am Roselina Lopez, as to unmute. Or kung available na po si Ma'am Marjorie Mariano. As to unmute po sa inyo, guys. Hello? Huwag po tayo mahiya, no? Wini-welcome lang po namin kayo. Hello po? Sa mga leader po na naandito guys, kung kayo po ay mayroon pong guest, makisuyo po, i-assist po natin sila para po sila maramdaman din po nila na tayo po ay ganun po kasincere na ino-offer po ang ganitong klaseng opportunity or itong business na ito. Sa lahat po ng mga guest na hindi po nasagot, pwede po ba namin mahingian kayo ng kaunting panayam lamang po? As to unmute po. Ma'am Emeline Kayat po ba? As to unmute po. Hello? Excuse me, Ma'am Devon. Pwede pong paano lang po ako kay Ma'am Marjorie. Ayan, gusto ko lang po silang i-welcome si Ma'am Marjorie and si Ma'am Merites po. Ayan, guest po ni Ma'am, ni Ma'am Ren. Welcome po kayo, Ma'am, dito sa, sa Zoom webinar po natin. Ayan po, kung kaya niyo po mag-unmute, please lang po, para makilala naman po namin kayo, no? So, ayan po, Ma'am Marjorie, welcome po kayo and kay Ma'am Merites. Kung kanina po. Thank you, Ma'am Divine. Ayan. Thank you. Welcome, coach. Ayun. So, nandito na po. Unahin ko po muna si Ma'am Emeline Kayat. Ma'am Emeline, ikaw po ba guest, madam, or member ka na po? Hello, Ma'am Emeline? Hello, Ma'am Emeline Kayat. Ikaw po ba guest, madam, or member ka na po? Wala ka pong boses, ma'am. Wala kang boses. Tanggalin niyo po yung inyong earphone yan. Sige, madam. Hello, ma'am. Good afternoon po, ma'am. Good afternoon po. Ma'am, ask ko lang po, ikaw ba guest or member ka na po, madam? Guest pa lang po, ma'am. Guest pa lang. Madam, sino po ang nag-invite sa inyo dito, madam? Si Sir Hannibal Castro po, ma'am. Excuse me po, ma'am. Ano po yung kanyang first name and ano po? Si Sir Hannibal Castro po. Si Sir Hannibal. Ano pong team sila, madam? Team. Ay, sorry, ma'am. Hindi ko na itanong kung anong team siya po eh. Walang boses? Ma'am, sino po ang leader po ni Sir Hannibal? Sorry, ma'am. Hindi ko pa naman itanong, ma'am. Okay ma'am, basta next time po madam, tanungin po natin ha. Pero okay lang po sa ngayon kasi alam nga naman po na tayo ngayon ay magtanong. Anyway ma'am, kamusta naman po ang ating pakikinig ma'am sa business presentation at doon po sa napakinggan po natin ng mga motivation po doon sa ating mga sharer. Kamusta naman po, ano po yung ating masabi? Sa akin po, parang lalo pong hinatak yung isip ko sa sinasabi ni Sir Harold po kanina. So grabe naman. So ma'am, na-inspired po ba kayo ma'am? Na-motivate po ba kayo? Opo, opo, opo. Lalo na po. So ganito po ma'am, no? Ganito ma'am, dahil sabi mo nga, ikaw ay na-inspired, ikaw ay na-motivate. So take action po tayo madam, ang gawin po natin, keep in touch na po madam sa nag-invite po sa inyo kay Sir Hannibal. Then decision na po tayo madam, sayang po yung mga oras na atin pong talalagpasin. So ma'am, thank you so much po sa time na ibinigay po ninyo dito ngayon. At congratulations po in advance po madam. Thank you po ma'am, ma'am Divine, thank you po. You're welcome po ma'am, and God bless po. Ayan. So, as to unmute po kay Ma'am Roselina Lopez, as to unmute po. Or si Ma'am Marjorie po, as to unmute po. Hello po. Please unmute po, guys.
Hi po, Ma'am Marjorie. Kamusta po, Madam? Mabuti naman po. Ayun. So, Ma'am, kamusta po ang ating pakikinig ngayon sa business presentation ni Ma'am Lorna Nacion at doon po sa mga motivation na ating narinig sa ating mga sharer. Kamusta po yung ating nararamdaman at ano po yung ating masabi sa ating napakinggan? Okay naman po, narinig ko naman yung mga explanation nila, yung pag-start nila hanggang sa ngayong negosyo nilang nag-aran. Tapos, sa ngayon kasi parang di ko pa siya naiintindihan ng gusto dahil nga first time kong makasali dito sa Cloud One. Yes po. Ayun. So ma'am, ganito po ma'am, no? Dahil, alam mo, ako natutuwa talaga ako sa mga honest po na mga kasagutan. Tama naman po yan kasi kahit ako po noon, first time ko po na umattend, hindi naman ko talaga agad-agad naintindihan ko. So, doon ako nakafocus sa mga motivation. So, sa kaka-attend-attend ko lang po, ayun, patuloy na pag-a-attend, doon ko po naunawaan, unti-unti na, kumbaga sa salamin, unti-unti po na naging mas malinaw po yung ating image po doon sa salamin. So ma'am, thank you so much po. And ganito po ma'am, no, kung willing din naman po kayo ma'am na aralin pa po, everyday po mayroon po tayong mga webinar meetings. Then pwede din naman po madam na kung ano pa po yung inyong mga katanungan, keep in touch po kay ma'am Ren at yung inyo pong magiging grand upline kung lulobin ni God na ikaw ay makapag-join. Yun nga po, isang magaling na leader na si Miss Lorna Nacion. Pwede po kayong i-one-on-one, madam. Para mas more po natin na maunawaan at maintindihan ang business na ito. Opo, okay po. Bali, kasi yung hipag ko ang nag-ano sa akin dito, bali sabi niya kapag may merong webinar pa rin daw, i-chat niya ako para maka-join ulit ako sa inyo. Sa Cloud One. Very good po yan, madam, na mayroon kayong desire para talaga na matuto po. Kasi sabi nga, learn daw muna tayo bago tayo mag-earn. Thank you so much po, madam. And thank you din po, God bless. Attend lang po tayo, madam. Attend lang po tayo para mas masaya po na bago tayo mag-earn, maintindihan din po natin. Thank you so much po, and ingat po kayo. Kailangan pong intindihin ng gusto kasi masyadong maano yung negosyong papasukan pag sumali sa Cloud One eh. Yes, ma'am. Talagang payayamanin ka nito kaya kailangan talagang pag-aralan mo siyang mabuti. And God bless po sa inyo, madam. Thank you din po. Welcome po, madam. Ayun, so meron pa po tayong ibang guest. As to unmute po kay Ma'am Marilyn. Hello po. Ma'am Marites, siya po i-invite po ni Ma'am Jubilin Piscador. Pwede po ba tayo makapag-unmute po, guys? Ayun. So, check ko lang po kung mayroon pa ba tayong mga guests. So, since wala naman na po siya. Okay. Si Ma'am, si Sir Hannibal ay under po pala siya kay Captain Louie. Okay po. Thank you so much po. Ayun. So, sa ngayon guys, no, dahil ang ating mga guests, na-welcome naman na po natin sila. So, doon po sa hindi pa po natin na-interview. So, sa mga leader po na mayroong invite, keep in touch na lang po guys sa atin pong mga invite. Magiging ano po tayo guys, kailangan po pagtiyagaan po natin na kumbaga ipa-ano natin sa kanila, i-assess po natin sila hanggang unti-unti po nila na maintindihan na totoo nga po talaga guys dito kay Cloud One. Talaga namang may pag-asa. Pwede ka po makaalis sa comfort zone na kung nasaan ka at kung ikaw ay nangangarap dati, pwedeng-pwede po matupad. Hindi po siya mananatili na pangarap, basta't ikaw guys ay magdedesisyon, ikaw ngayon ay sabi nga nila, gawin mo po ng tama si Cloud One. At sa lahat ng mga guests, sabi nga nila, ito na po guys ang tamang pagkakataon. Huwag na po nating palalagpasin ang blessings dahil itong company na ito, pwede ka po talagang baguhin ang buhay mo. Kung yung dating pangarap, sabi ko nga kanina, hindi siya mananatili na pangarap, kundi pwede po itong maisakatuparan. So, yun guys, no, sa ngayon, dahil ang atin pong mga guests, na-welcome naman po natin sila. So, atin pong pakitinggan ngayon, mayroon po tayong motivator din po ngayon. So, para mas more pa po tayo na, sabi nga nila eh, mas more pa po tayo na ma-inspired, mas more pa po tayo na ma-motivate para po na kung ikaw man ngayon ay may pinagdadaanan, huwag mong isipin na, kumbaga, hirap na hirap ka. Tandaan natin, laging may pag-asa.
So, ito guys, ipakilala ko po ang ating pong motivator po sa hapon na ito. Siya po ay only child in the family, 4-year course college graduate with degree of Bachelor of Science in Business Administration, major in Management in University of the East Manila. So, graduated in Ateneo School of Government in Milan, Italy with Leadership Social Entrepreneurship course. Ayun. So, yun siya guys. OFW din po siya guys in Milan, Italy since 2011. At ngayon, naging full part-time domestic helper, babysitter. At naging full part-time sales promoter, real estate and networker. So, ito po ang grade, ang background po ng ating motivator ngayon. So, siya po ay nag-resign na din po siya sa work. So, grabe guys, bakit nga ba siya nag-resign kaya sa work? So, alamin natin, dahil pala siya ngayon ay full-time na po dito kay Crowd1. At sa ngayon po guys, siya po ay Director 3-star na po dito kay Crowd1. At unti-unti niya na nakukuha ang matagal niya na nadalangin at goal sa buhay to have time and financial freedom. So, 45 siya ni Director 3-star Sir Danilo de los Reyes. And guys, please welcome po ang ating Director 3-star, walang iba, ang ating minamahal na directress, Ma'am Laika Rodriguez de los Reyes. Ma'am Laika, please unmute po. Hello po, Ma'am Laika. Yes, hello. Magandang buhay. Good morning, everyone. Hello po. Kamusta na po kayo? We have 100 participants. Okay. So, once again, binabati ko po at kinocongratulation ko po lahat ng mga participants po na naririto, especially yung mga guests po natin. Welcome here in Crowd1 Team Europe International po. And then, maraming salamat po sa mga naging host, Mama Divine Muli, ang ating matinding host, walang humpay na kapaguran sa pagiging host, and ating speaker, wala pa rin tawad ang energy, Ma'am Lorna. Hindi, Ma'am Lorna Tolentino, Ma'am Lorna na Sean. Okay, and then ating mga sharers, thank you very much po, and ating special guest, of course, Sir Harold Pangan. No, thank you very much, Sir Harold, dahil alam po namin, whether na tayo ay cross-line, but you are very humble and very accommodating sa ating mga ka-crowd members po natin. Thank you very much from our bottom of our heart na nag-share po kayo ng inyong mga knowledge and wisdom and journey dito sa ating Crowd1. So, first of all, alam ko po yung may mga iba po dito. Marami rin po mga guests, no? At yung iba rin po ay ilang beses na rin po nga nag-training o nag-seminar paulit-ulit para maintindihan, maunawaan at ma-familiarize yung ating business. So, congratulations po at saka sa mga leaders po natin na walang sawang nag-a-assist, nagagabay sa kanilang mga sa mga guests po nila at sa mga na-invite. Thank you very much po. Saludo po kami sa inyo. Okay? Palakpakan naman dyan. Ayun, palakpakan naman natin guys ang ating mga sarili. Palakpak po, palakpak. Yes, padami ng padami mga guys. Padami ng padami po. Malinaw po ba yung boses ko? Yes, ma'am. Loud and clear po. Yes, very good po. Padami ng padami po ang ating mga nagkaka-interest na sumali sa ating business na ito. Bakit? Dahil syempre, unahin ko lang mga guys, ito po ay in-demand na business nowadays dahil nga sa pandemic na ito, maraming nawala ng trabaho, maraming mga nagsara ng mga negosyo. So dito, perfect time, perfect timing, no? Dahil ito po ang ini-introduce ngayon ng ating one moment, may tumatawag lang. Ito po ang ating ini-introduce ng ating government na to endeavor dito sa ating online business, no? So dito sa business na ginagawa po natin, sa umpisa, syempre yung mga hindi po sanay sa mga technology, no? Dahil may mga nasanay tayo sa mga traditional business na mga benta-benta dyan, benta-benta doon, di ba? Ako rin po, nanggaling din po ako mga kababayan sa mga traditional business. Nag-ano rin kami ng family business ko na livestock, mga baboy, chickens, no? And then sa networking side naman, mga bentang products, no? Mga glutathione, mga sabon, yan, mga kaldero, napkin,
ano ko na po yung napagdaanan ko kasi very, sa pagdating sa networking business, kasi napaka-exciting na business po ang networking and challenging itong business na ito. And then, naniniwala ang inyong lingkod. Ako po, Director 3 Star Like Rodriguez. Ang networking business ay hindi ito na may made, na mumood yung pagiging millionaire. Dito po yung mga napoproduce, no? Napoproduce yung mga millionaires. Kasi ito rin po ay, kumbaga ay, kung kilala nyo sina Donald Trump, sina Robert Kiyosaki, Bill Gates, ayan. Yan yung mga powerful and most influential sa pagdating sa mga businesses and investment. So, networking, ino-offer nila, networking, pinopromote nila. Isaliksikin nyo po sa Google. Kasi po, ang networking po talaga ay napakaganda sa business po talaga. Hindi po natin namamalayan, yan po ang, dyan po tayo umiikot sa mundo, networking business po. No? And then, gusto ko lang kayo bigyan ng FYI na ang networking po, dati pa po nagsimula ang networking, hindi lang po natin napapansin. Kahit ikaw ay isang empleyado, nasa networking ka pa rin. Bakit? Ito ang may-ari. No? Ito ang may-ari. Yung boss, ito yung president, CEO ng company. Ito ang mga galamay niya. Ayan, mga manager, yung mga staff, ayan. Hindi mo naman malayan na sa networking ka, tapos ayaw ko kay networking. Kasi mga guys, yung iba po dito, nababad ko natin siya pag sinabing networking. Pero actually, ang networking is very good yan, very good. Talagang nire-recommend natin yan. Kasi kaya lang nagiging bad connotation ng networking dahil sa mga taong hindi tama yung intention. Ginagamit nila yung system ng networking sa hindi magandang kaparaanan. But networking is the best talaga na talagang kailangan natin pag-aralan. Tinatawag rin po itong leveraging system and then multi-level marketing. FYI lang po for your information, ito ay pinag-aaralan na rin. Naging course na rin po sa ibang mga universities around the world. Kasi po, talagang networking creates millionaires. So, ang tawag po dito, napakapalad po natin mga kaibigan na dito po sa Crowd1, napakaganda po ng system. Wala ka lang katulad ng traditional networking na gagawin mong benta-benta, punta-punta sa mga bahay-bahay, and then magde-demo-demo pa. Naranasan ko po yan mga guys. No, hindi madali, kundi mahirap talaga kasi mag-exert ka pa ng tawag dito ng mga pera mo, pamasahe mo, no, na papakainin mo pa doon sa isang event. Naranasan ko po yan. Talagang medyo magastos. Pero ngayon nga, dahil pandemic, medyo tipid. Ito nga ang bagay na bagay sa atin. Ano, hindi ka naaalis ng bahay, nasa Zoom ka lang, pwede ka na makapag-transact ng business mo. Maganda pa po dito, international pa. Kasi European-based po tayo, company, and then internet connection lang kailangan mo. International lang po yung business natin. Okay? Naka-register po siya for international business. At take note guys, ang kitaan pa dito, euro. Napakadami pong benefits. Kung bakit yung ilan po dyan ay kumbaga pinapatagal pa ang pagsali, pero meron na po tayong proven system. Kaya nga, sabi nga ni Sir Harold, wag na patagalin, no? Gawan mo na lang paraan. Kasi kung gusto mo talaga sumali, sasali ka na. Wag mo na patagalin. Gawan mo na lang paraan. Kasi sayang yung oras. Kasi baka yung mga target na market mo o target na mga kaibigan mo, maunahan ka pa ng iba. Kasi sayang, hindi ka nakasali agad, hindi mo ginawa ng paraan eh, di ba? So, ganyan ang mangyari sa mga iba kong mga kaibigan. No? Gustong-gusto nila sumali. Sabihin nila, ang hirap ng panahon ngayon, walang pera. Nagawa pa ako ng ano, ipabunuhan mo naman ako. Pero dito guys, dito sa business na ito, kailangan mo magkaroon ng paninindigan, nakita mo yung business, ang liwanag, sinisikat ng araw, ang daming patunay, no? Na mga yumaman, nagbago ang buhay, dating French fries vendor, ngayon, millionaire na, di ba? Dating high school graduate, sinong mag-aakala, millionaire na rin, di ba? Mga OFWs, ang tagal-tagal na dito sa Italy, tulad ko, ngayon nag-resign na,
Di ba? Ang daming mga, tingnan nyo yung sa YouTube, napakadaming mga testimonies. Mamamangha ko kayo. Kaya, ako, i-encourage ko kayo. Huwag nyo na patagalin, no? Gawa na ng paraan, yung pagsali kay Crowd One. Dahil pag ikaw, nalaman mo sa puso mo, sa isip mo, sa kaluluwa mo, na kaya mo naman gawin, ay naku, umpisa mo ng yung strategy ni Sir Harold, kung wala ka pa talaga ngayon, umpisahan mo na yung strategy na siya ni Sir Harold, no? At saka mga techniques. Depende na lang sa iyong strategies eh, depende. Basta gawan mo lang ng tama, huwag ka mga apak ng tao, huwag ka mga luloko ng tao. Kasi alam ni Lord yung puso mo ngayon. Alam ni Lord yung pangangailangan mo ngayon. Alam ni Lord yung gusto mong tumulong sa family mo, sa nasa paligid mo. Kaya ito, binigay na sa'yo ng Panginoon. Yung pagkakataon na makapakinig ng webinar na ito. Paulit-ulit po ito ha, yung iba dyan. Paulit-ulit na rin umaaten. I-visualize nyo, i-analyze nyo, i-reflect nyo sa sarili nyo na bakit ako laging gusto makinig dito kay Crowd One? No, bakit lagi ako naiimbitahan sa ganitong opportunity? Lagi na lang, puro Crowd One. Ay, syempre, kinakatukan ng opportunity na lagi ka na lang maiimbitahan. At tagal-tagal mo na nakikinig dito, hindi mo pa nabinibigyan ng action, di ba? So, this is, kumbaga, ay isang pangangatok. Pagising mula sa ating natutulog na diwa. Lagi na tayong atin ng atin. Gawa mo na ng action, guys. Gawa mo na ng paraan. Hingi ka na ng tulong kahit kanino. Gawa mo ng paraan dahil ito'y para sa kinabukasan. Dahil gusto ko, guys, i-share po sa inyo yung nangyari po sa amin, sa aking mag-asawa, sa mami ko, nung sumali kami dito sa Crowd One. Hindi naman nung sa pagmamayabang, katulad ng sinabi ni Sir Harold, yung mga figures, it counts. Yung mga testimony, yung mga resulta, it counts. Kasi dati talaga ang hirap mag-invite, ang hirap mag-share dahil wala ka pang results, no? Ang dami ko rin rejection. Guys, maniwala ka. Kaya guys, kung ako sa inyo, happy-tin nyo na. Kumbaga ay i-share mo na sa mga closest friends mo, sa mga kamag-anak mo, itong business na ito at para may resulta ka na rin, makita mo yung result. Kasi dito teamwork, no? Ako talaga, nung nawalan ako ng trabaho dito sa Italy during 2 months, pandemic, talagang hinatong namin mag-asawa. Tawag dyan, hello dyan, apuyat dyan, hello yan. Tawag kami ng tawag sa mga leaders, sa mga networkers, sa mga nakikita namin open-minded. So, salamat sa Diyos. Biniyayaan niya kami ng mga kaibigan na nagtiwala sa amin, na talagang kahit yung nangyari sa aming mga scam, yung mga pera namin na nailagay sa mga ibang business na hindi nag-grow, yung iba dyan ay nawala na lang. Pero dito, sabi ko nga, Lord, tulungan niyo po kami na this is our last networking na sasalihan, at pag ito ay hindi pa nag-boom, ay hindi na namin talaga, hindi na kami sasali sa mga ganito. Dahil sawa na rin ho kami. For almost ako 18 years, sumasali na ho ako sa networking yung wala nung legal age ko. Pero this time, sa age ng 37 years old, dito po ako nag-boom. Grabe, hindi pa rin ako makapaniwala. Kaya sabi ko, thank you, Lord. Binigyan mo ako ng mahabang patience. Binigyan mo ako ng kasipagan na at katapangan na hindi sumuko. Hindi ako sumuko sa laban. Nakatagpo rin. Kaya guys, yung mga pasuko na dyan, hold lang, kapit lang. No, kapit lang, eto na yung breakthrough nyo. Maliwala kayo. Ang ganda ng system. Sa isang katunayan po yung mga system na sinasabi ko, ito po yung naging resulta. Recently, ngayon lang, no? Yan, no? Previous, ito. Yan, isishare ko sa inyo mga guys. Isishare ko sa inyo. Gusto nyo ba makita, ma'am, Divine? Ito yung, yes, ito po yung resulta. Ayan, ito po yung resulta muna, no? Kinumpal ko siya na na-inspired ako, no? Wait lang, ha? Yung mga nangyari kay Crowd One, yung mga katas ni Crowd One na nangyari sa buhay po namin. No, ang daming mga blessing in disguise talaga, no?
sabi ko nga, salamat sa Diyos talaga na pinagkalooban niya kami ng ganitong pagpapala. Dahil naniwala kami. Hindi namin naniwala yung invitation ni Brother Eddie Onya, no? Shout out po pala kay Brother Eddie Onya. Thank you very much po sa pag-invite niyo po sa amin. Sa kabila po ng exchange gift po natin na mga opportunity na naging palpak before, pero patuloy pa rin tayo naghanap ng ating mga opportunities. At nagpapasalamat talaga ako sa Diyos na may kaibigan po kami na matyagaring naghanap, no? Naghanap ng mga opportunities katulad nito para makapagbago sa aming sitwasyon bilang isang OFW. Ay ngayon, puro nasa bahay na lang ako, nag-resign na. Ayan. Nakita ko lang guys, ito. Yan, wait lang ha. Ready ko lang. Dahil nag-uumapaw po yung pasasalamat ko sa Diyos talaga. Dahil sino ba naman ako? Simpleng tao. Pero syempre may mataas na pangarap, naghahanga din mabago ang buhay. Hindi na lagi puro OFW na ayoko tumanda sa pagiging OFW, no? So ang tawag dito, pakita ko sa inyo, okay? Ayan. Ito yung sinasabi ko muna sa inyo. Guys, makinig po kayo mabuti. Online trabaho. Balita ito ha. 24 oras, mga kaibigan. Online jobs na pwedeng gawin sa bahay. At hanggang 100,000 ang kita kada buwan. Patok ngayon. Ito na yon. Answered prayer. Congratulations. Huwag ka na mag-isip na kung ano-ano. Ito na yung niintay mo. Na swak sa'yo. Ayan. And then, ito po ang aming resulta. Wait lang. Ayan. Una muna, syempre, ang aming first car. Ayan. Ito po, sa biyaya at tulong ng Panginoon Diyos. Ayan, baka sabihin nyo lang, puro kwento-kwento lang po kami, ano? Ayan, kita nyo po, ito po yung first na aming sasakyan. Worth 1.9 million. Ma'am, permission to speak po, Ma'am Laika. Yes, ma'am. Pwede po ba? Ayun, medyo ayun, pwede naman pala siya ma-zoom in. Okay lang po. Ayan. Okay, thank you po. First sa buong buhay namin na nagkaroon kami sa networking business, Cloud One, no, ang nagbigay. 1.9 million cash. Grabe. Biyaya mula sa Panginoong Diyos. Ito po ay tulong po sa aming business na si Cloud One. Mapuntahan yung mga tao, no? Mapuntahan yung mga lugar-lugar na itotok po namin ang mga tao, i-inspired namin, i-motivate, encourage. So, salamat sa Diyos sa una, sa tulong ng ating mahal na Panginoon, binigyan kami ng lakas, ng wisdom and knowledge na gawin pong business, courage, yan, courage talaga, and patience. Kaming mag-asawa, nagtulungan kami mag-asawa para ma-achieve po yung mga dreams namin sa buhay. Ayan, salamat sa Diyos. Ayan, cash po ito ha, cash. And then, meron din po tayo nakuha katas ni Crowd One. Ang galalan, 2,000 square meter almost sa aming Cushion Village Community sa Pangay Laguna. Yan, may pala isdaan po kami dyan, fish pan. No? Kaya, magandang experience din po dahil mahilig po kami sa mga more on nature ng asawa ko. Ayan, mga pala isdaan. Nasaan na ba yung mga pala isdaan dito? Ayan. May pala isdaan po. Wait lang po ah. Ayan. May pala isdaan po kami dyan na nakatikim po yung iba na mga tilapia. Actually nga po ah, yung first na ano po namin dyan, yung lumaki yung tilapia na hango ay kumbaga ay pinamigay po. Wala pa po kami binibenta dyan, lahat pamigay. Yan. Bilang pasasalamat sa Panginoon na sa biyaya niya, ayun na po yan, libre. Yan. Libre po namin pinamigay po yan, yung mga isda. Yan. Salamat sa Diyos. Yan. Dahil ito yung time na may blessing tayo, share natin yung blessing. Yan. Lalo na sa mga nagugutom. Yan. Sa tilapia. Ayan. And then,
Ayan. Ito rin po, meron din po tayong, ayan. May sabi nga po dito, kapag tumigil ka sa trabaho, stop na rin income mo. Yung income. Paano kung hindi mo na kaya magtrabaho, mahirap mag-retire pag wala kang pera? Which is, totoo po yun. Nakaka-relate po ba tayo? So, kaya tayo, nag-engage kay Crowd1. Dahil si Crowd1 po ay generating money machine. Yan. So, time plus effort success. Ang simula ng iyong taugumpay ay nakasalalay sa iyong desisyon. So, yung mga pera po na kinikita natin kay Crowd1, yan o, huwag kang matakot simulan ang business mo. Ang katakutan mo ay magtrabaho ka ng 30 to 40 years para sa ibang tao. Tama yung sinabi ni Sir Harold, no? Grabe. So, ito po, isa rin po ang nilagay po namin na investment sa kinita namin kay Crowd1, yung mga Astral Fuel and Apollo Drug Store. Ayan, dyan po. Dyan po namin nilagay ang katas ni Crowd1. Ayan. And then, sa mga investment naman po, ayan, kung nakapamilyar po kayo sa Camaya Coast, ayan, nag-ano din po tayo dyan, naglagay din po tayo. Dahil ito po ay mga resort, mga lupa sa ano, na tumataas ang presyo. Mga resort, ano po, kumbaga ay mga resort po. At saka po mga condominiums. Ito po. Ayan, yung mga real estate. Ayan. Mga real estate. Ito muna yung Apollo. Ayan. Ito po yung Apollo na sinasabi ko sa inyo. Kanina lang po nag-opening po yan. Apollo Drugstore sa Lipa. Pharmacy po yan. No? Pharmacy. Ayan, kompleto po. Nagko-franchise po tayo dyan. Nandiyan si 01 din. 02, asawa ko. And then, ito po yung franchise director po ng Apollo. Actually po, ito po ay Crowd1 members na rin po. Yung may-ari po ng ating may-ari po ng ating yan, ito. Nasaan na ba nawala? Yan. Ito rin po, may-ari rin po ng isang president po siya. May-ari po ito ng isang system ng IT sa Lipa at saka po broker ng real estate. Member na rin po natin ng Crowd1. Pati yung anak niya. Pamilya niya halos. Ayan, salamat sa Diyos. At dito, open po sa lahat ng aspeto ng buhay. Walang pinipili. Basta ikaw ay open mind. Ayan. Ayan o, ang dami ng mga customer. So, isa rin po itong passive income. Mga guys, passive income. Passive income na tinatawag na kailangan po natin na mag-produce talaga po bawat kinikita po natin dito kay Crowd1. Ayan. Mag-generate po at magkaroon ng additional income. Ayan. So, salamat sa Diyos. At meron tayong ganitong mga pinaglalagyan. And then, yung mga investment naman po. Ayan. Salamat sa Diyos, sa Azure. Nakapag-ano rin po tayo dyan. Nakapag-cash. Nakash na po natin. Dami nagme-message sa akin ngayon, ha? Ayan. Busy po si Laika. Ang dami nagme-message sa akin. Ayan, nakapag-cash na rin po tayo dyan. At ini-encourage ko rin po yung mga leaders po natin na magagaling po dyan, no? Na pwede namin pagkaloob din na free staycation. Wow! Free staycation. At ini-encourage din po namin na ilagay nyo rin po ang inyong mga pagkakakitaan dito kay Crowd1 sa mga investment, sa mga kumikita po talaga, para hindi po masayang po ang ating pinagkakakitaan. So, dito rin po, na-cash na rin po namin ang tower po ng, eto, ng Symphony sa may Quezon City. Ayan. Salamat sa Diyos. Ayan. At marami pa po. Ayan, katas po ni Crowd1, kumuha rin po kami sa Hermosa, yung sa Vistaland, Coho. Ayan, salamat sa Diyos. Ito naman po yung Pine Suite sa Tagaytay. Ayan. Katas po ni Crowd1, no, yung nagbabayad po namin dyan, mga down payment, yung mga sa cash. Ayan. Ayan, ito naman po sa Davao. Ayan. Ayan po yung sa Symphony. Yung mga iba namin pictures. At ilan lang po yan. Ilan lang po yan sa mga katas ni Crowd1. Yan, na
na na-achieve po natin. Pero po, ang pinakamahalaga po, mga guys, hindi po yung material thing. Lagi po natin tatandaan yan. Hindi po ang material thing ang, kumbaga ay, yun ang pinaka na-achieve po natin dito sa business, no? Iyan po ay, ano lang yan, secondary lang yan. Ang pinaka-the best po, mga guys, inom muna ako. Grabe na, natuwa ako talaga yan. Natuwa ako i-share sa inyo. Ngayon ulit po ako mag-share ng ganito. Sa sobra kong katuwa, natuwa sa puso ko mag-share. Dahil na-inspired ako. Pero ang the best na ma-share ko, guys, sa inyo, alatag po ako dito sa Crowd One. Ang pinaka-the best ay yung nakakilala ko ng mga maraming mga kaibigan, mga kababayan during pandemic times. At higit sa lahat, yung samahan ng aming Team Europe International, yung sa spiritual na kalagayan na marami tayong mga servant of God, mga mananampalataya na nagkakaisa, nagpipray during pandemya na magkaroon tayo ng hope, no? Ng more faith kay God na merong pag-asa sa kabila ng nung nangyaring pandemya. Maraming mga naglugmok, nawala ng pag-asa, nang hinaan ng loob. Pero dito sa Crowd One, maraming mga nabigyan ng pag-asa, ng ligaya, ng entertainment, no, sa ating grupo na nagkaroon ng maraming connection, mga friendships, 'di ba, na hindi matutumbasan bilang isang individual, isang tao na nilikha ni Lord, na meron po pala tayong ganitong mga kababayan na ganito ang mentalidad na mabago yung buhay. Yung mga positive na tao, yun ang pinaka-the best na na-achieve ko dito sa business na ito. Yung pinakita ko sa inyo, set aside lang po yan. Second lang po yan. Pero yung pinaka-the best, yung sinabi ko ngayon. Yung magkaroon tayo ng camaraderie, no? Yung parang bayarihan na po ito eh, kung tutuusin. Isang spirit, isang soul, isang mission na tulungan na i-share natin itong Crowd One sa buong mundo, no? Lalo na sa bansang Pilipinas, na magkaroon tayo ng pagkakaisa. Dahil nangyari sa atin yung pagsubok sa sect na tatandaan po natin. Pero dito, napatunayan natin, mga kababayan ko, na kahit anong pagsubok man yan sa dumating sa atin bilang Pilipino, ay sama-sama pa rin tayong magtatagumpay, basta sama-sama tayong tulong pataas, hindi hatakang pababa, pataas po tayo, no? Wala yung inggitan, wala yung crab mentality, kundi lahat positibo. Positibong pang-isip, positibong puso, tamang motibo na pagtulong sa kapwa para sa pag-asenso. So, yun guys, ako yung lubos na nagpapasalamat po sa inyong lahat dahil lahat po dito positive, hindi sa COVID, no, positive para sa pag-angat sa buhay, sa pagtaguyod ng ikatadumpay ng bawat Pilipino. Kaya in Crowd One, tandaan po natin, sabay-sabay tayo, sama-sama tayo. In Crowd One, impossible is nothing. Okay. Yan, salamat po. Grabe, power. Thank you. So, thank you so much po sa ating minamahal po na directress, Ma'am Laika Rodriguez. Talaga namang masabi natin, guys, na we're so blessed din po na tayo ay binigyan ng Panginoong Diyos ng isang leader na kagaya po ni Ma'am Laika, na always po makatarungan sa lahat po ng mga kanyang mga downline. At kapag kailangan mo ng kanyang motivation, sabi nga nila, makinig ka lang, pumasok ka sa webinar meeting para ma-inspired ka, ma-motivate ka, at lumakas ang iyong loob. Ganun lang po, guys. Dahil masabi natin talaga na ang Diyos kahit kailan hindi nagpapabaya. Kung kailangan mo ng sinasabi natin na motivation, nanghihina ka, sabi nga nila, thank you, kasi may Crowd One, pwede kang pumasok ng webinar meeting at pwede kang maliwanagan. At sabi nga nila, nawawalan ka na ba ng pag-asa? Talaga bang lugmok na lugmok ka na? Wala ka na ba talagang mapupuntahan o yung buhay mo talagang masabi natin na nasa kadiliman na? Pumunta ka ngayon sa webinar meeting, andito sa Crowd One at nandito maraming mga motivation na maririnig sa bawat sharer, sa lahat ng ating mga grand upline.
Ma'am Laika, thank you so much po, ma'am. And God bless po sa inyo. At salamat po sa walang sawa na pagbibigay ng mga motivation po sa bawat isa sa amin. Mabuhay po kayo, ma'am. And more blessings to come pa po para sa inyong family. Ayun. So, yun guys, no? Nakaka-inspired po na talagang totoo dito kay Cloud One. Yung mga kanyang ipinakita, walang halong pangahay. Yun ay pawang katotohanan. Resulta na po ang nangungusap sa bawat isa sa atin. So ngayon guys, dagdagan din po natin. Gusto niyo pa bang ma-motivate? Sabi nga nila eh, yung panghihina mo kailangan na medyo na-motivate ka ngayon. Dagdagan pa po natin. So mayroon po tayo ngayon na isa din pong motivator, no? Isa po siyang director to STAR at undergraduate po siya ng BS Education. OFW for almost 16 years at mother of one child. Siya po ay nag-join po sa MLM since 2001 at 16 din po na networking businesses po ang kanyang nasalihan. So grabe pala, no? Grabe, imagine mo yun, 16. So nung bago daw po niya na meet si Crowd One, siya po ay nasalihan niya 16 na po na MLM networking. At siya po, mayroon po siyang sinasabi na strongly believe we only live once, one chance, one journey. That's all we have. Be grateful and find the answer. Be a brave soldier of your life. Fight every battle and do whatever it takes to win. So guys, atin pong i-welcome ngayon ang ating motivator po na magbibigay po sa atin ng motivation sa bawat isa. Let's all welcome guys ang ating director to STAR. Walang iba si Ma'am Rhea Manibo Capili. Ma'am Rhea, please unmute po, madam. Hello po, good evening. Ayan. So, pasensya na po. Andito kasi ako sa nasa super na. Hindi na lang po ako magkama, no? Kasi ay andito po, ako sa labas. Ayan. So, good morning sa lahat at welcome po sa ating mga guests. Ano? Alam ko kanina, ang dami po nating mga guests. Ano? So, congratulations po sa mga nag-invite. And of course, congratulations po dun sa lahat ng mga nag-join dito sa ating webinar. Ano po? At kami po ay natutuwa. Sabi nga na tayo po ay maraming na nasesharean ng blessing. Marami tayong nasesharean ng, sabi nga, ng mga pagkakataon para po tayo ay ikangay magbigyan ng magandang opportunity. Ano? At sabi nga ay lagi nating sabihin na yung bawat every minute na ating ginagawa, ano, yung ating business na pinapasok ay ito po ay magandang opportunity na pinagkakatiwala sa atin. Ayan. So, para po sa lahat na narito sa loob, ano, kami po ay masaya na kayo po ay, sabi nga, ay nakakasama namin. Ano, at huwag po natin baliwalain ano, yung mga nangyayari sa atin, yung mga tao na nag-invite sa atin. Ano, kung tayo po man ay pinilit ng mga yan, so be grateful and thankful. Bakit? Kasi magandang opportunity po yung gusto nilang ipakita sa atin. Magandang opportunity po yung gustong ibigay sa atin. Ano? So, kagaya ng sinabi ni Sir Harold kanina, ano? Nakakatuwa kahit nalalaglag ako na talagang sabi nga po ay kapag huwag kang papayag na walang mangyayari sa iyo. Huwag kang papayag na walang kang mararating. Ano? So, gawin lang po natin ang tama yung business. Ang ganda po ng pagkaka-present. Congratulations kay Ma'am kay Mama Lorna. Ayan. At alam ko na doon sa ating mga guests, marami pa kayong hindi naunawaan, na intindihan. So, balik-balikan lang po natin yung ating presentation. And of course, ay magtanong tayo doon sa tao na kung sino yung nag-invite sa atin. Bakit? Kasi alam ko na siya po ay hindi lang po kayo dinala dito sa business na ito, not because siya po ay kita, ano, dinala po kayo niya dito para rin po kayo ay matulungan. Ano, so kagaya niyo rin po kami, kagaya nga ni Sir Harold na sinabi niya, kung problema mo ngayon ay pera, 5 years from now, ang problema pa rin po natin pera, same lang naman. So bakit hindi tayo gumawa ng paraan, ano, bakit hindi tayo gumawa ng paraan na 5 years from now, hindi na po natin problema ang pera, tama? So, kapag po ginawa po na natin yan, may ginawa tayong pagbabago sa routine natin, so meron pong mababago.
Pero kapag po wala tayong ginawang pagbabago sa routine natin, yun lang po yung walang mababago. So same lang din po tayo. Kaya dapat, ano, kung nakita mo na yung negosyo ngayon, nakita mo na yung business, so gawin lang po natin ang tama. Ano? So alam ko na marami pa po tayong dyan ay mararating, ano, marami pang mga tao na sabi nga ay tutulong sa atin. Marami pang mga tao na sabi nga ay dyan, makakasama natin. Pakinggan lang po natin sila, ano? Pakinggan lang po natin sila na kung ano yung sinasabi nila dahil alam po natin na wala pong sasabihin yung mga yan na hindi po makakatulong sa atin, ano? So, pakinggan lang natin sila. So, kagaya po namin, kung narating po namin yung director 1-star, narating namin yung director 2-star, narating nila yung director 3-star, so alam po namin na mararating at mararating din po ninyo yun. Maniwala ka lang. Ano? So, maniwala lang po tayo na kaya ninyo, maniwala lang kayo na kaya ninyong gawin. So, tuloy-tuloy lang. So, huwag niyong susukuan yung mga pangarap ninyo. At, syempre, sasama po lagi natin yan sa prayer. At lagi ko sinasabi, may tamang panahon, may tamang pagkakataon, at tamang tao lagi tayong makakasama sa negosyong ito. Ano? Sama lang natin sa prayer. At kung ano yung mga narating nung nauna, kayo naman yung susunod. So, be inspired. Ano? Sabi nga ay, be, maging ano na tayo dun sa ating mga, kung ano yung future na nandun sa nanaon na, yun din po yung magiging future natin. Ano? Kung narating nila yung President 2, grabe yun. Ako, kinikilig ako doon sa ating President 2, ano? Kasi pag President 2, grabe, kapag nandun sa Dubai, libre ka. Ang ganda ng hotel nila. So, kung ano yung narating nila, I believe, mararating din po natin. So, kaya maniwala lang tayo, be focused, be consistent, at nandun yung inyong commitment. Ano? Unang-una, syempre, attitude. Lagi namin sinasabi, attitude. Ano? So, tuloy-tuloy lang po natin gawin ang business. Ano? At I know and I believe, kung narating nila, mararating din natin. Kaya doon sa ating mga guests, congratulations in advance. So, be grateful ano, na tayo po ay narito sa loob. So, yun lang po and congratulations sa lahat ng mga narito sa loob. Ano? And welcome doon sa mga guests natin. Huwag po kayong papayag. Sabi nga ni Mama ano kanina, huwag po nating patatagalin ang ating pag-iisip. Ano? Huwag po nating patatagalin yung ating pag-decide. So, yan po yung sinasabi ni Ma'am Divine kanina. So, yun din po yung sasabihin ko. Huwag po nating tatagalan yung inyong pag-decide at ating pag-aaral. Ano? Bakit? Kasi yung puntao nag-invite sa atin, may i-invitein pa po yung iba. So, yung i-invitein nilang iba, maybe sila yung unang mag-join. So, sayang po kung kayo yung nandun sa una. So, kaya congratulations sa lahat ng mga narito sa loob and God bless po sa inyong lahat. Back to you, Ma'am Divine. Thank you so much po sa amin po ng minamahal na directress, Ma'am Rhea Capili. Ma'am, thank you so much po sa mga motivation talaga ng mga parang nakakaano po. Sa totoo lang, no? Ito po talaga, guys, yung sinasabi natin na sikreto po ng Team Europe International na kapag pinanghihinaan ka, pumasok ka lang ng webinar meeting. Kasi dito, kapag nakarinig ka ng mga motivation, kagaya nga niyan, pinanghinaan ka, nawalan ka na ng pag-asa. Diba sabi nga ni Ma'am Rhea, maniwala ka na kaya mong gawin. Kagaya sabi ni Sir Harold, maniwala ka. Mag-pray po tayo sa Panginoong Diyos para bigyan niya po tayo ng kalakasan, bigyan niya po tayo ng knowledge and wisdom kung paano gagawin. At higit sa lahat, pagtatiwalaan mo din ang sarili mo na ikaw ay mayroong kakayanan na pwede ka po magtagumpay dito kay Crowd1. At kailangan, sabi nga, be inspired po. So, grabe yun. At na talaga namang sabi nga nila, kapag ikaw ay talagang nakikinig, bago ka po lumabas ng, bago po matapos ang ating webinar meeting, talagang ang puso mo ay galak na galak. Kasi kung dati kanina pinanghihinaan ka, ngayon, lumalakas ka. Lumalakas ka doon sa mga testimony, sa mga motivation po na ating napakinggan. Dahil sabi nga nila, ang motivation po ng iba, ang testimony ng iba, ay magiging kalakasan mo. Kaya kung ikaw ay nakinig, congratulations. Kung ikaw naman po ay hindi nakinig, so congratulations pa din. Dahil wala kang naintindihan. So joke lang po yun guys, pero yun po ay katotohanan. Kaya guys, sa lahat po ng mga naandito, sa lahat po ng mga leaders po, sa lahat ng mga guests na naandito po na matyaga po na tinapos po ang ating webinar meeting at sa lahat po ng mga sinasabi natin na mayroong pangarap sa buhay,
pagod na sa kahirapan. So ito na guys, sabi nga, wag na natin patatagalin ang pagkakataon dahil sabi nga, pwede po na baka lalagpasan ka po ng blessings. Ano po? So sa lahat ngayon ng mga nandito, congratulations po sa inyo mga guys at salamat po. At sa ngayon, no, atin po munang tatanungin kung mayroon pa po na mga, kung mayroon pa po na announcement po ang ating directress, Ma'am Laika. Mayroon pa po ba tayong mga, mayroon pa po tayong announcement, Madam? Hello? Yes, Ma'am. Mayroon pa po tayong announcement? Ganito po, ito try ko po kung meron po tayong kay Pastor Ramil mamaya, kung pwede po siya mag- turo ng leadership, motivation, or encouragement. Keep in touch na lang po tayo sa GC if meron man. And then, announcement din po, kung meron po kayong mga teams, no, yung mga sub-team, for example, di ba tayo ay Team Europe International, general po to yun, kabuuan po yun. Tapos, kung may mga team po kayo na gusto nyo pong i-training personal, na wala naman po tayong Zoom na link or breakout rooms or yung Zoom meeting, pwede nyo po ako i-approach para po hiramin nyo po. Ayan. O, bigyan ko po kayo ng isang room dito po sa ating Zoom para po pwede nyo pong ikalapin yung ating mga members po ninyo. Personal. Yung personal po ah, hindi po ito yung sama-sama. Yung grupo nyo lang. Para po kasi, di ba yung iba, may exclusive na meeting para sa grupo niya, motivation. Katulad yung kaila Ma'am Divine, kaila Ma'am Lorna, ayan, kaila Pastora. Pero pwede po, pwede kayo makahirap po sa akin ng link. Zoom, ayan, yung breakout room. Sabihin nyo lang po, tawag na lang po kayo. Mas maganda po tawag, message, tapos tawag para po mas mabilis. Dahil pa sa sobrang po dami po nagme-message. Kasi po, ano, baka pasensya na kung hindi mapansin yung minsan sa mga messages. Ayan, maganda po tawag po. Ayan, so once again po, ina-encourage ko po, lalo na po yung ating mga team, Europe International, simula kay Brother Eddie Onya hanggang pababa po, ina-encourage po namin kayo na mag-build na po ng group. Ayan, at simula aralin, tuloy-tuloy aralin ang ating business. Dahil napakaganda po talaga, kung susumahin po at kung aalin po natin pagmumulay-mulayan. Ito na po yung business na kumbaga po ay madali kung tutuusin sa madali dahil magre-recommend ka, hindi ka na mag-ano, kung tumaga, hindi ka hard working, ito po ay smart working. Ayan, kahit nasa bahay ka lang. Ayan. So sabi nga dito, marami tayo mga napoproduce dito na mga vloggers. Ayun o, tingnan mo sabi ni Coach Lee. Ayan, yung kanyang vlog. Kami din ah, don't forget to subscribe. Crowd Amores Love. Ayan. Yung mga vlog natin. Lahat ng mga vloggers dito sa Team Europe support ah, po natin yan. Ayan. So, thank you very much po once again. And huwag kayong mahihinga magtanong. Ayan. Thank you po very much. God bless po. So, thank you so much po Ma'am Laika sa mga ano po sa announcement. So guys no, ganun na antabay lang po tayo kasi napakahalaga din po ng leadership training po para ikaw na bilang isang leader. Ano ba yung gagawin? I'm not permission to speak. Sorry. Ito po sabi ni Ma'am Rhea, invite po namin kayo business presentation sa Batangas June 19, 2021, 3 p.m. Ayun. So guys, ayun, thank you so much po Ma'am Rhea. Sa lahat na pwede po tayong pumunta doon o sa may mga po doon sa Batangas, malapit sa location nila Ma'am Rhea, pwede din po natin i-ano ang atin pong mga guests. So Ma'am Laika, no, bago po tayo mag-closing prayer, siguro po ako sobrang natutunan ko po talaga ngayon sa araw sa ating webinar meeting na to. Alam mo, sobrang nakaka-inspired po kayo mga Grand Apply, no? Talagang masabi ko pa din na napaka-bless namin dahil kayo po ang binigay ng God na Grand Apply po dito sa Team Europe. Magmula po kay Sir Adion niya at ganoon din po kay Sir Danilo po, sa inyo Ma'am Laika, kay Ma'am Rhea, kay Sir Joronel, kay Ma'am Risa at kay Pastora Marites. Sa totoo lang guys, no, si Pastora na lang po ang hindi ko po na-meet, pero itong ating mga directors, mga directress, masabi ko na deserve po nila kung ano po ang kanilang natamo
na achievements po dito kay Crowd1. Dahil sabi nga, ang Diyos, kahit kailan titingnan po ang puso mo. Hindi porke na nandito ka sa Crowd1, ikaw ay magtatagumpay. Kailangan tamang sangkap. Kailangan po nandoon ang design ng puso natin na masabi natin na naaayon po sa ng ating Panginoong Diyos. Sabi nga nila, kung ikaw ay maganda po ang hangarin mo, magtatagumpay ka. Lalo na kapag ginawan mo, nag-take ka po ng action, ang mga motivation na ating napakinggan, i-apply natin. So ngayon po guys, i-share ko lang po sa inyo. Sabi nga nila, kung wala kang pera, kung wala kang pera ngayon, so hindi po problema yon. Ang problema, gawan mo ng paraan. Pero kung meron kang 6,600 ngayon, sabi nga nila, pero sabi nga, laging mayroong pamamaraan. So ano pong ibig sabihin? Ikaw ngayon na naandito, patunayan mo. Hindi porke na nandito ka ngayon nakinig, patunayan mo. Dahil may pangarap ka, patunayan mo na kaya mong matupad ang pangarap mo. Hindi yung manatili tayong makikinig lang. Kailangan, take action tayo mga mari at pare. Ayun, mari at pare talaga. So, siyempre, mga kasamahan po natin, mga ka-crowder. So, sabi nga, patunayan mo na kaya mong gawin ang pangarap mo at napaka-bless natin dahil, kumbaga, itong opportunity na ito, ito na po ang inaantay ng bawat isa sa atin. So, kung problema mo daw ang pera sa ngayon, dapat, sabi nga nila, kung hindi ka gagawa ng action ngayon, 1 year from now, problema mo pera pa din. 2 years from now, problema mo pera pa din. So, bakit tayo mamroblema kung alam naman natin na ngayon mag-take action po tayo? Dahil nandito na ang Crowd1, ito po ang pag-asa ng bawat tao, ito po ang pag-asa ng lahat ng mga nahihirapan, o OFW ka man, katulong ka man, anuman ikaw, may bahay ka man, o anuman ang level mo sa buhay. Ito na po ang pag-asa ng bawat isa, basta ang gawin lang natin, makinig ng webinar meeting, gawin natin ng tama, kailangan po tayo, kumbaga, aralin din po natin ang system ng company na ito para po tayo ay magtagumpay. So, masabi natin, perfect formula, at higit sa lahat, ang God, ang ating grand upline. Once again, thank you so much po sa lahat, at ngayon, tayo po ngayon ay mag-closing prayer. So, pwede po ba kami makahingi ng closing prayer? Andito ba si Ma'am Imelda Prog? Wait lang po guys. No? Pwede po kami makahingi po ng closing prayer po kay Pastor Katapang. Pastor Paterno, as to Alejandro. Okay, kayo mag-pray. Glory to God. Recording stopped. Makinig po ninyo. Yes po, Pastor. Loud and clear po. Okay. Manalangin po tayo. Ang maraming Diyos na makapangyarihan sa lahat na may likha ng langit at lupa sa ngalan po ng ibugtong na anak na si Jesus. Pagkapasalamat po kami ng maraming marami sa napakagandang presentation. Lord, for the Seminar of God to Crowd1. Especially, Panginoon, sa mga guests, sa mga bago, nawa ito, O Diyos, ay tumimo sa puso at isipan ng bawat isa, nagbigay ng kaliwanagan o kaunawaan, O Diyos, sa business na ito, na ikaw lamang higit po, Panginoon, ang magpatuloy na mag-bless sa buhay ng bawat isa. Sa lahat ng taong ginamit mo, speaker, O God, maging sa guests, O God, sa mga sharer, sa host at sa kabuuan ng Crowd1. Lubos po kami nagpapasalamat ng maraming marami. Ang tanging dalangin po namin, hayaan mo po, naingatan mo po ang puso at isipan ng bawat isa. At dalangin po namin ang patuloy na iyong basbas sa buhay ng bawat isa araw-araw. Nawa po, Panginoon, ang lahat ng ito ay nakarating maluwalhati sa iyong banal na trono sa langit. Ang panalangin namin na may pananampalataya at may pasasalamat sa patuloy mong pagsama sa kabuuan ng Crowd1. Kayo po ang mataas at maluwalhati at sa kalamat karunungan na pinagkakaloob mo sa lahat ng ginagamit mo at gagamitin mga speaker, host, sharer, O God, at lahat ng mga tao na ikaw nga, O Diyos, ang patuloy na nag-compete sa buhay ng bawat isa, mga babae at lalaki, sa Crowd1 in business, sa digital networking. Salamat po ng maraming marami
At sa ipon namin pinagkakatiwala ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen. Thank you so much po, Pastor Katera, Pastor Katapang, Paterno Katapang. Okay, God bless. God bless din po sa inyo, Pastor.